Magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatautin. So, handa ka na bang matuto? Tara na, simulan na natin. Pero bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang. At masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumungo naman tayo ngayon sa ating classroom rules. Sa ating online class, ilan sa mga dapat nating tandaan? Lagi sana tayong on time kapag tayo ay papasok sa klase. Even though tayo ay nasa bahay lang, i-feel natin na dapat tayo ay parang nasa eskwelahan pa din. I-mute ang ating microphone at i-unmute lamang ito kapag tayo ay tinawag or may gustong sabihin. Pwede rin naman nating i-on ang ating camera, pero kung tayo ay nakadata lang at para mas makatipid, pwede naman natin siyang i-off. Makinig maigi at iwasan din sanang gumagawa ng ibang bagay habang tayo ay nasa online class. Pinaka-importante, have fun and do your best. Tumungo naman tayo sa anong uri ang iyong kalayaan. Ako ay magpapakita ng ilang mga pangungusap o salita at ang kailangan nating gawin ay tayain ang iyong sarili sa pagiging malaya. Gamitin ang kahulugan ng titik sa, na ipapakita ko sa ibaba. LN kapag laging nangyayari. MN kapag madalas nangyayari, BN kapag bihira lamang nangyayari, at HN hindi nangyayari. Handa ka na ba? Para sa una, pagliban sa klase, anong uri ang iyong kalayaan? Tumungo naman tayo sa pangalawa. Anong uri kaya ang iyong kalayaan sa pag-iwan sa mga gawain sa bahay? Ito ba ay LN? MN, BN, or HN? Dumako naman tayo sa pangatlo. Pagsisinungaling. Ito ba ay LN, MN, BN, or HN? Tumungo naman tayo sa ikaapat. Pagiging makasarili. Anong uri ang iyong kalayaan dito? At dumako naman tayo sa ikalima, pagiging magagalitin sa iba. Ikaw ba ay LN, MN, BN, or HN? Mahusay! Ngayon, subukan nating sagutan ng ilan sa mga pamprosesong katanungan. Una, alin sa mga item na aking ipinakita ang lagi at madalas nangyayari kaugnay ng iyong kalayaan? At ano kaya ang dahilan nito? Mahusay! Ikalawa, mabuti ba ang mga epekto nito sa iyong pagkatao? At bakit? Magaling! Gusto mo ba ang uri ng kalayaang ito? Bakit? Mahusay! Sa inyong palagay, ano ba ang pag-aaralan natin ngayon tayo ay nasa ikalimang linggo na ng ating quarter number 1? Tama! Ito ay tungkol sa ang mapanagutang paggamit ng kalayaan para sa ating module number 3. Tunghaya naman natin ang ilan sa ating mga obyeto at sa module na ito, ito ang inaasahang maipamamalas mo ng mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, natutukoy ang mga pasya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan. Ikalawa, nasusuri ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Tumungo tayo sa paunang pagsubok. Ang gagawin nyo lang ay piliin ang titik ng tamang sagot at ilalagay ang inyong kasagutan sa inyong sagutang papel. Una, ano ang itinuturing na kakambal ng kalayaan? A. Kilos loob, B. Konsensya, C. Pagmamahal, or D. Pananagutan? Mahusay! Ikalawa,
Ang pinakamalaking hadlang sa kalayaan ay hindi ang nagmumula sa labas ng tao, kundi ang nagmumula mismo sa loob nito. Ano ang naisipahulugan nito? A. Ang kalayaan ay matatagpuan sa sarili. B. Nakakahadlang ang kapwa sa pagkamit ng kalayaan. C. Niloob ng tao ang antas ng kanyang pagiging malaya. Or D. Ang hadlang sa pagiging malaya ay ang sarili niyang pag-uugali. Tama. Number 3. Bakit may kakayahan ang taong kumilos ayon sa sariling kagustuhan? A. Dahil ang tao ay may malayang kilos loob. B. May likas na batas moral na gumagabay sa kanya. C. May kakayahan ang taong gamitin ang kanyang konsensya. Or D. Sapagkat ang tao ay may kakayahang pag-isipan ang mga ito. Magaling! Para sa ika-apat, alin sa sitwasyon ang nagpapakita ng tunay na kalayaan? A. Gawa niya ang mamasyal anumang oras niya gustuhin. B. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa ginawa. C. Hindi siya mahiyain kaya nasasabi niya ang gusto niyang sabihin sa isang tao. At D. Kahit pagod na galing sa trabaho, sinamahan pa rin niya ang kapitbahay na isinugod sa ospital. Tama! Ikalima, ang responsibilidad ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pangangailangan ayon sa sitwasyon. Ang pahayag ay A. Tama, dahil ang tunay na responsableng kalayaan ay ang pagtulong sa kapwa. B. Tama, dahil may kakayahan ang taong magbigay paliwanag sa kilos na ginawa. C. Mali, dahil ang responsibilidad ay palaging kakambal ng kalayaan na ginagamit ng tao. Or D. Mali, dahil ang responsibilidad ay ang pagtanggap sa kahihinatnan ng kilos na ginawa. Mahusay, binabati kita. Dahil dito, nakita natin kung gaano nga ba kalalim ang inyong kaalaman kaugnay sa ating tatalakayin. Ngayon, magbalik-tanaw tayo. Balikan mo ang mga kaisipan at konsepto na naatim or naitanim rather sa iyo tungkol sa kahulugan ng kalayaan. Gagamit kayo at susundin ang diagram na ito. Kayo ay magbibigay ng 5 kaisipan o konsepto about sa kalayaan. Magaling! Narinig nyo na ba ang ilan sa mga katagang ito? Galit ako sa kaibigan ko, nagsinungaling siya sa akin, kaya sira na ang araw ko dahil sa kanya. Or, napaka-boring naman sa klase, wala akong natututunan sa aralin dahil sa aming guro. Katulad ng aking nabanggit, narinig mo na ba ang mga katagang iyon? O di kaya nasambit mo na ang mga iyon? Tama nga kaya ang mga katwiran na nabanggit? Nasira na ang araw mo dahil sa ginawa ng kaibigan mo at nababagot ka sa klase dahil wala kang natututunan sa leksyon dahil sa iyong guro? Nangangahulugan ba ito na ang nangyayari sa isang tao ay kagagawa ng kanyang kapwa? Para bang ibinibigay mo ang remote control ng iyong buhay sa ibang tao at sinasabing heto, palitan mo ang aking damdamin at kilos kung kailan mo gusto. Sabi nga natin kung inyong naaalala noong kayo ay nasa grade 7 na ipaliwanag na sa atin na ang tao ay may taglay na kalayaan mula sa ating kapanganakan pa lamang. Again, ang tao ay may taglay na nakalayaan mula sa kanyang kapanganakan. At ayon nga, sa kahulugang ibinigay ni Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay katangian ng kilos loob na itinakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito. Ibig sabihin, ang tao ang nagtatakda ng kanyang kilos para sa kanyang sarili. Walang anumang puwersa sa labas ng tao ang maaari magtakda nito para sa kanya. Katulad ng aking nabanggit, ang itinuturing na kakambal ng kalayaan ay ang tinatawag nating kilos loob. Dahil din sa pagiging malaya, may kakayahan ng taong piliin kung paano siya kikilos o tutugon sa ating mga nararanasan. Ang salitang kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. Ipinaglalaban ng bawat tao ang kanyang karapatang mabuhay at magpasya ayon sa kanyang nais sa pangatwira ng walang panlabas na hadlang na sisira sa paggawa niya nito. Ito ang madalas na iniisip ng tao tungkol sa kalayaan, ang paggawa ng isang bagay na nais niyang gawin o ang karapatang sabihin ang anumang bagay na nais niyang sabihin. Karaniwang sa pag-asama at pagsisikap na makamit ang kalayaan, nakakaligtaan natin yung mga mahahalagang hakbang sa pagkamit nito. Karaniwang tinitingnan ang kalayaan bilang kawalan ng panlabas na hadlang sa pagkamit ng ninanais ng tao.
bibihirang kinikilala na ang pinakamalaking hadlang sa kalayaan ay ang hindi nagmumula sa labas, kundi ang nagmumula mismo sa loob natin bilang isang tao. Ang pinakamalaking hadlang sa kalayaan ay hindi ang nagmumula sa labas ng tao, kundi ang nagmumula sa loob nito. Ang hadlang sa pagiging malaya ay ang sarili niyang pag-uugali. Ang kalayaan din ay may kasunod na responsibilidad. Ang kalayaan ay likas sa pagiging tao. Ang isang tao ay maaaring maging malaya mula sa mga pagbabawal o pamimilit ng iba. Meron din tayong tinatawag na dalawang aspekto ng kalayaan. Ito ay ang kalayaan mula sa or freedom from at kalayaan para sa or freedom for. Simulan muna natin para sa kalayaan mula sa or freedom from. Ito ay karaniwang binibigyang katuturan ang kalayaan bilang kawalan ng hadlang sa labas ng tao sa pagkamit ng kanyang ninanais. Sa ganitong pag-unawa ng kalayaan, masasabing malaya ang tao kapag walang nakakahadlang sa kanya upang kumilos o gumawa ng mga bagay-bagay. Subalit, kailangan kilalanin na ang tunay na nakakahadlang sa kalayaan ng tao ay ang naghahanap or nagaganap rather sa labas niya o sa kanyang paligid, kundi ang nagmumula sa kanyang loob. Ang nagaganap sa labas ng kanyang sarili ay pangyayaring wala siyang kontrol at wala siyang kalayaan upang pigilin ito. Samantalang, ang nagaganap sa loob ng tao ay kaya niyang pigilin at pamahalaan upang maging ganap siyang malaya. Sa inyong palagay, ano kaya ang nakakahadlang sa kalayaan mula sa loob ng tao? Tama, ito ay ang mga negatibong katangian at pag-uugaling ipinapairal ng tao. Kaya't kahit meron siyang kilos loob, pumipigil ito sa kanya sa pagkamit at paggamit ng tunay na diwa ng kalayaan. Kailangan maging malaya ang tao mula sa makasariling interes, pagmamataas, katamaran, kapritso, at iba pang mga nagiging hadlang o yung mga negatibong ugali natin upang magawa niya ang ikalawang uri ng kalayaan. Kalayaan para sa or freedom from. Ang tunay na kalayaan ay ang makita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang sarili. Kung malaya ang tao mula sa pagiging makasarili at maiwasang gawing sentro ng kanyang buhay, ang kanyang sarili lamang, magkakaroon ng puwang ang kanyang kapwa sa buhay niya. Kalayaan para sa or freedom for. Ang tunay na kalayaan ay ang makita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang sarili. Kung malaya ang tao mula sa pagiging makasarili at maiwasang gawing sentro ng kanyang buhay ang kanyang sarili lamang, magkakaroon ng puwang ang kanyang kapwa sa buhay niya. Gagamitin niya ang kanyang kalayaan para tumugon sa hinihingi ng sitwasyon at pagkakataon. Ito ang diwa ng pagmamahal sa kapwa. Sa makatuwid, kailangang maging malaya ang tao mula sa mga pansariling hadlang upang maging malaya siya para sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa. At ito ay ang pagmamahal or magmahal at maglingkod. Para sa ating isa pang gawain, para sa pagbabahagi ng karanasan. Dito ay meron tayong rubrik sa pagawasto at ito ang mga kailangan nating katangian ng sagot. Kapag kumpleto ang ibinigay na sagot, akma ang karanasan na naibahagi sa kalayaan at maayos ang pagbuo ng pangungusap. Bibigyan ka ng mga sumusunod na puntos. 5 puntos kapag tatlay mo ang 3 pamantayan. 3 puntos naman kapag 2 yung pamantayan. At 1 puntos para sa 1 pamantayan. Ang panuto, kailangan mong magbahagi ng karanasan sa iyong buhay na kung saan sa tingin mo ay naipakita mo ang tunay mong kalayaan. Maaari mo din ibahagi ang iyong karanasan ngayong panahon ng pandemya. Ikalawa, maghanap ng isang tao upang maibahagi ang iyong karanasan or experience. Katlo, isulat sa iyong sagotang papel ang kwento ng iyong karanasan at ang tugon ng taong iyong nabahagian ng karanasan. Ikaapat, ngayong panahon ng pandemya, paano mo ba na ipapakita or maipapakita ang mapanagutang paggamit mo ng iyong kalayaan? Pwede ka bang magbigay ng halimbawa? Mahusay! I hope marami tayong natutunan mula sa araw na ito. Ating ipagpapatuloy sa susunod na linggo ang ating aralin kaugnay sa mapanagutang paggamit ng kalayaan. Huwag niyong kakalimutan na manatiling mabuting tao. At maraming salamat. Paalam!